Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ba gumawa ng template sa CapCut. Let's go! Okay, so right now, nandito tayo sa CapCut app na kung saan makikita mo yung mga draft videos or yung mga projects na ginagawa ko. Okay? Or pwede ka rin gumawa ng mga text to image na pwede mo magamit sa yung paggawa ng videos at photo editor. Okay? AutoCAD at camera. But for now, pupunta muna tayo dito sa ating inbox. Dito sa ating inbox, makikita mo dito yung mga notification galing kay CapCut. At yung mga interaction, kung meron bang gumamit ng yung mga templates. Okay, so for now, dito tayo mag-focus sa mga notification ni CapCut na kung saan minsan meron silang mga event or mga promo na pwede natin salihan. Tulad nitong nakaraan, meron silang plus event, ito yung AI autofill. Okay, ito yung bagong feature ni CapCut. So, pwede tayong sumali dito. So, kailangan basahin lang natin yung instruction na kailangan natin gawin. Okay, so, namimigay sila ng mga prices. Okay, so, i-click lang natin yung CapCut official. So, para lagi tayong updated kung ano ba yung mga promo nila. Okay? Okay, so now, balik tayo dito sa ating profile. So, click mo lang yung me para makita mo yung profile mo. Then, click mo yung Creators Center. Pagka-link mo yung Creator Center, makita mo dyan yung mga Grow Tasks at yung mga Creation Tasks mo at mga Inspiration Have. Ito yung mga trending na pwede nating salihan. Okay, but for now, dito tayo sa Autofill. Okay, ayan, ito yung mga Creation Tasks na pwede nating gawin. Ayan, so kapag kakilink natin yung AI Autofill, makita mo dyan yung instruction at yung mga promo nila at kung ano yung rewards na makukuha natin. Okay, so meron dyan duration, time, kung hanggang kailan. Pero kahit natapos na yon, so pwede nating salihan pa rin itong pwede pa rin tayong mag-participate dahil nga bago nga to. Okay, so click mo lang yung create new template. Tapos, mag-select ka lang ng photos. So make sure na meron ka nang na-prepare ng magandang photos. Okay, so pwede kayong gumamit ng mga stock images. Okay, yung mga yung mga pupwedeng gamitin. Okay? Para dapat makaiwas ka sa mga copyright, so iwasan natin yun. So tulad nito, nag-generate ako ng mga images sa isang app. Okay? Ayan, so sinelect natin yung images. So kailangan yung ating size ng ating video is naka 9 by 16. Okay? Naka vertical. Ayan, pagka yan, in-add mo na yung images mo. Ayan, so at least dapat mga 10 seconds yung minimum na haba ng video mo. Okay, so dito sa isang image, ginawa ko, skinat ko siya. Tapos, para makita na yung pagkakaiba nung original at saka after ginamita ng AI autofill effect. Okay, so yun. So, isa-select mo lang yung image na gusto mong gamitan ng AI autofill. Yeah, so, pipili ka lang AI autofill 1 or yung AI autofill 2. Ayan, kapag sineleg natin yung autofill 2, autofill 1. So, eto siya. Diba? Nag-e-extend yung image natin. Nakikita pa yung background. Okay? So, ngayon, pwede ka pa uli magdagdag ng images. So, idadagdag natin itong isa pang image na na-generate ko sa isang website. Okay? Ayan. So, eto yung image ng original bago pa siya gamitan ng autofill effect. Ayan. So, ang ginawa ko dyan is kinat ko siya. Okay? And then, kinilig ko yung kalahati niya at sinilig ko yung image. Then, sinilig ko yung autofill. Ayan, yung autofill to naman. Ayan. So, hintay mo lang na mag-generate yung effect na yan. Ayan. So, after na-generate, so it's up to you kung gusto pang magdagdag ng images. Okay? Ayan, so after that, pwede mo lagyan ng mga transition para mas maganda yung dating ng ating slideshow video. Ayan, so pwede mong tingnan yung mga trending or pwede kang pumili. It's up to you kung alin yung mas suited dun sa gusto mong sa transition. Okay, so pwede mo rin gamitin yung mga pro kung naka-pro account ka. Okay, kung naka-free ka, pipili mo lang yung mga free na available na transition natin.
So yan, so pwede mong ibahin din yung next na transition or pwede rin naka-uniform sila, pare-pares ang transition. Okay, so it depends on your design. Ayan, so dito, ginamitan natin ng slide na transition. Ayan, so after natin nilagyan lahat ng mga effects, yung ating mga images. So ang kailangan mo lang gawin is i-preview mo lang siya, i-play. Ayan, so ito na yung nalagyan ko na ng transition. Okay, so i-play mo lang siya ulit. So tingnan mo kung ano pa ba yung pwede mong idagdag para lalong gumanda yung ating template. Okay, so pwede natin siyang lagyan ng mga video effects after the transition para lalo pa siyang gumanda. Or pwede mo siyang lagyan ng mga text. Okay, so it's up to you. Ayan, but for now, ang ginawa ko kasi is nilagyan ko lang siya ng description yung ginamitan nung autofill. Okay? So, nasa sa inyo kung ano yung discarte nyo. Okay? Ayan, so after that na nailagay ko yung mga transition, mga video effects doon sa ating template. So, ang ginagawa ko, last part ay yung pag-a-add ng music background na babagay doon sa ating template. Maginap ako ng magandang love song na pwede kong i-add. So, ito na pili ko. Ito yung Beautiful in White. Ayan. So, after mo na search, i-add mo lang yan. Tapos, i-play mo lang siya. Okay, so, kapag i-play mo, pakinggan mo kung meron ko ang mga... Yes, after that, sa dulo ng yung template or slide, so ikat mo lang din yung music. Ayan, select mo lang tayo, sikat mo. So, delete mo yung nasa dulo. Then, after that, check mo uli yung slide mo. Okay? Baka meron ka pang gustong idagdag ng mga effects. Pag okay na lahat, ang click mo lang yung export. Okay, then wait mo lang na mag-export yung ating template. Then click mo yung post as template. So after that, select clips that user can replace. So i-select mo yung mga pwedeng palitan ng user do sa template mo. Okay, pwede yung video or pwede rin yung text. Yan, so i-select mo lang dyan. Kung yung text ayaw mong papalitan, so yan, check mo lang siya. Okay, so after mo na-check yan, ang gagawin mo lang ay i-click mo lang yung post. So after mo na-click yung post sa taas, lagyan mo siya ng title. Then lagyan mo siya ng mga hashtag or ng mga keywords para madali ma-search yung ating template. Yeah, then click mo lang yung... So lagyan natin siya ng cover. Lagyan mo siya ng mag-add text ka lang. Ito yung makikita nila kapag nag-browse sila doon sa templates. Nung... sa lahat ng mga templates doon sa CapCut, okay? So, makita nila yung cover mo or yung thumbnail. Ayan. So, yun yung magandang word, okay? Ayan. Na-related doon sa video mo. Ayan. So, dito, nilagay ko is try this AI autofill effect. Ayan. Then, pwede mo lang siyang lagyan ng mga effects para lalong mas gumanda. Pwede mong palitan yung text, font nung iyong cover. Okay, so ganun lang siya kasimple. So after mo na setup na yung cover mo, ang gagawin mo is i-click mo lang yung save doon sa taas. Ayan. Then click mo na yung post. Ayun. Tapos mag-create na siya ng template. So hintayin mo lang siya, huwag mo siyang i-refresh or ilalak yung screen ng phone mo. Okay? So after that, i-click mo lang yung share to TikTok. Then click mo lang yung next. Lagyan mo na rin ng short description, mga hashtag, at pwede mong i-edit yung cover mo, then save it and post it.